pagkarating namin sa bahay, si Kuya Anton at ang asawa niya ang naabutan namin. Kumakain sila ng balot. Uy! Saan kayo nang galing? Anong oras na? Di ba kasama niyo si Marco? Ang sagot ko naman sa kanya. Meron lang kaming pinunta ang bahay. Nagpatulong kasi si Camerting kay Kuya Nico para mag-cleansing ng lugar. Nagpaiwan na din sila doon para tulungan yung may-aring mag-ayos. Ah, ganun ba? Oh, kumusta naman? Kumusta ang cleansing, Nico? Ayos naman. Eh kaso yung nagmumulto pala doon, nanay niya. Yun nga lang, bago kami umalis, meron pang dumagdag na elemento. Sabi ni Camerting, aswang daw eh. Nako! Lagot ka, Tonyo! Aswang na naman. Ayos lang yan. Matatakot yon sa karga ni Tonyo. Nakita mo na ba, Nico? Yung binigay na medalyon ng tatay sa kanya? Oo nga eh. Nakita ko. Kaso hindi pa alam kung paano gagamitin eh. Suot-suot lang. Teka, gusto mo bang sumama? Babalik kami doon sa mansyon eh. Sigurado yun. Gusto ko nga eh. Kaso, kailangan bantayan si Mrs. Malapit na to. Next time na lang siguro. Matapos ng pag-uusap, nagpunta na kami sa kanya-kanyang kwarto. Bago tuluyang matulog, tinitigan ko yung bigay na medalyon sa akin ng tatay. Bilog ang itsura ng medalyon. At paulit-ulit ko ding hinahawakan yung kulay puting bato doon sa gitna. Maya-maya pa, biglang uminit yung medalyon. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa paghawak ko, pero iba yung init niya. Sinubukan kong iipan para mawala yung init. Pero ganun pa rin eh. Kaya minabuti ko na lang na isuot uli yon. Naisip ko din, kung si Kuya Nico kayang kausapin yung matanda, ako din kaya? Kaya ko din kayang kausapin yung babaeng nakapangkasal na nagpapakita sa akin? Kahit weirdo, sinubukan kong magsalita at tawagin yon. Kung nandyan ka, pwede ka bang magpakita sa akin? Pwede mo ba akong kausapin? Bakit ka ba nagpapakita sa akin? Anong meron? Ilang minuto akong nagintay kung meron bang magpapakita o di kaya magpaparamdam. Pero wala eh. Nagmukha lang akong ewan. Kasi parang sarili ko lang ang kausap ko. Nang makatulog naman, doon na ako binisita nung babaeng nakapangkasal. Naroon na naman kami sa may balon. Nakayuko siya at umiiyak. Naglakad ako papalapit sa kanya. Nakaramdam ng matinding kalungkutan, pangungulila at pigate. Pagkarating ko sa harapan niya, bigla akong hinawakan sa kamay ng babae. Mahigpit ang pagkakahawak niya at nanginginig. Merong mga salitang pumapasok sa isip ko. Jenny. Paulit-ulit yung salitang Jenny. Bago naman siyang tuluyang lumingon sa akin, ginising ako ni Kuya Nico. Tonyo! Tonyo! Gumising ka. Nariyan sila Camerting. Kasama si Jimboy. Nakagat daw ng aso. Dali-dali kaming tumakbo pa ibaba. Maging si Kuya Nico, gulat na gulat sa nakita namin. Pagkatanggal nung tela kay Jimboy, merong itong kagat sa balikat niya. Hindi biro yung laki nun.
Hindi yun nagmula sa maliit na aso lang. Ang sabi naman ng tatay. Teka, hindi normal yung aso na yun ah. Tignan nyo, nangingitim yung kagato. Jimboy, nasan ka ba nung kinagat ka? Hindi na makapagsalita si Jimboy. Papikit-pikit na ang kanyang mata. Kaya si Kamerting na lang ang nagpaliwanag kay tatay. Lumabas siya ng bahay sandali eh. Sabi niya meron lang daw siyang kukunin doon. Tapos nagulat kami. Biglang sumigaw. Aso daw. Kinagat daw siya ng aso. Pagkalabas naman namin ni Marco, wala kaming nakita doon. Sobrang dilim din kasi. Pero malansa yung amoy nung paligid. Amoy aswang. Yun ang dumali dyan. Naku. Sige, Nico, magpakulo ka ng mainit na tubig. Tapos ilagay mo sa dalawang lalagyan. Yung isa, lagyan mo ng asin. Yung isa wala, mainit na tubig lang. Dali-dali namang ginawa ni Kuya Nico yon. Mas lalo pang humina yung katawan ni Jimboy. Nag-usal ng orasyon ng tatay at inihip doon sa sugat ni Jimboy. Pagkarating ng mainit na tubig, ang unang ginamit ng tatay ay yung walang asin. Kumuha siya ng puting tela, inilagay doon at pinuna sa sugat ni Jimboy. Pagkatapos nun, yung tubig naman na may asin. Iniyipan yon ni tatay ng 3 beses. Pinahawakan din yung bibig ni Jimboy kasi sigurado daw na sisigaw yon ng malakas. Hindi nga nagkamali ang tatay namin. Halos magwala si Jimboy sa hapde. Kitang-kita din namin na merong usok na lumalabas nung idinampi ni tatay yung tela. Walang tigil ang tatay sa pag-usal ng orasyon at pag-ihip doon sa sugat. Halos 5 minuto niya rin ginawa yon. Pagkatanggal naman ng tela, nagulat kaming lahat kasi biglang lumiit yon. Sumara yung sugat. Ang buong akala ko tapos na. Hindi pa rin tumigil yung tatay namin. Nagpausok pa siya ng insenso. Itinapat niya yon sa ilong, mata, tenga, hanggang sa braso ni Jimboy na merong sugat. Umubo ng paulit-ulit si Jimboy. Sige lang, umubo ka lang. Huwag mong pigilan. Hayaan mong lumabas sa'yo. Ubo lang. Nako, malakas to ah. Ang tindi ng kapit. Ayaw lumabas ng lason eh. Yung 2 daliri ng tatay, iniipan niya at itinusok sa tiyan ni Jimboy. Maniwala kayo sa hindi. Doon mismo sa sugat ni Jimboy, merong lumabas na itim na tinta. Biglang umalingasaw yung amoy. Sobrang baho at lansa. Magtakip kayo ng ilong. Huwag niyong amuyin. Lason yan. Kumuha ng bagong tela ang tatay. Kulay itim yon. At merong nakasulat na orasyon na kulay pula ang tinta. Yon ang pinansalo niya doon sa lumalabas sa sugat. Habang si Jimboy naman, nagulat kami kasi bigla na lang siyang umupo ng maayos. Huminga ng malalim, nakayuko, at walang imek.
Aba, ang lakas ng loob mo ah. Pumasok ka pa talaga. Anong pakay mo? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo kinagat si Jimboy? Anong kinagat ang sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Anong walang alam? Paanong walang alam? Bakit ko naman kakagatin? Anong palagay mo sa akin? Aswang? Kung ganoon naman pala, sino ka? Bakit ikaw yung pumasok? Hindi naman pala ikaw yung may sala eh. Bigla na lang hindi umimik si Jimboy. Hanggang maya-maya pa, nag-iba na naman yung pwesto ng katawan niya. Naging parang kuba ito. Tumagilid yung ulo habang nakaharap kay tatay. Iba na naman to ah. Anong kailangan mo? Ikaw ba yung kumagat dito? Hindi nagsasalita si Jimboy. Gumagalaw-galaw lang yung ulo niya habang tinititigan kaming lahat sa bahay. Tinatantya mo kaming lahat ah. Lahat ng tao dito may karga. Kaya wala kang madadamay na iba. Pag hindi ka pa nagsalita, hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Kaso, wala pa din eh. Hindi pa rin nagsasalita si Jimboy. Dito na nainis si tatay. Naglabas siya ng maliit na bato. Yung itsura nun, parang pangil. Pero bago niya madikit yon kay Jimboy, nagwika ito ng, "Sige, pahirapan mo ko. Hindi na kaya ng pasyente mo. Hindi na kaya ng katawan niya. Huwag kang makialam. Matagal kong inintay yung pagkakataon para maatake yung tao na ito. Hindi niyo mapipigilan yung mangyayari." Matapos nun, nawalan ng malay si Jimboy. Kamerting, kilala mo to si Jimboy, di ba? Marami bang nakakaaway ito? Dalawa yung sumapi eh. Hindi ko alam eh. Mabait naman yan. Ano-ano ba yung sumapi? Yung nauna, mangkukulam. Pero yung pangalawa, aswang. Hinayaan ko lang munang umalis. Hindi kasi kakayanin ang katawan ni Jimboy eh. Tinignan ko lang muna kung ano ang gumagambala sa kanya. E mukhang dalawa eh. Ano bang meron dun sa bahay niya? Nung naroon kami nila Nico, nakausap yung nanay. Eh patay na yun eh. Pinapabalik siya doon sa bahay. Pagtapos nun, meron kaming nakita sa terrace. Hindi ko masyadong naaninag, pero yun siguro yung kumagat sa kanya. Pakiramdam ko, yung nakita namin sa terrace, pati yung kumagat sa kanya, ay iisa lang. Matagal na kasing walang nakatira sa bahay eh. Tapos walang kuryente, tabing ilog. Kaya talagang maraming kung ano-anong elemento doon. Pero tungkol sa mga nakakaaway niya, wala naman siyang nababanggit sa akin. Ganun ba? Nico, sigurado ka bang nanay niya yung nakausap mo? Baka nagpapanggap lang yon para bumalik doon si Jimboy at atakihin at gambalain. Hindi po, Tay. Yun po yun. Meron pa sana siyang gustong sabihin sa akin eh. Kaso, bigla silang dumating, kaya natigil yung usap namin. Pero naramdaman kong merong kakaiba. Parang merong nagko-control sa kanya. Nako! Ay nako, Jimboy. Ano bang pinagagawa mong bata ka? Mukhang kailangan natin siyang intayang magising.
para sa kanya na mismo itanong. Pero sa itsura nito, bukas pa magigising yan. Kamerting, dito na muna kayo magpahinga sa bahay. Anong oras na din eh? Baka mahirapan pa kayo sa pag-uwi. Ay sige, mas mabuti nga yung ganon. Baka kasi bigla din tong magising si Jimboy, para marinig ko rin yung sasabihin. Matapos nun, sa kwarto ko muna inilagay si Jimboy at sinamahan siya ni Kamerting at Kuya Marco doon. Habang ako naman, doon muna matutulog sa kwarto ng mga magulang ko. Eto na naman ako. Hindi ko na naman mapigilan yung sarili kong magtanong kay tatay. Tay, ano po yung ginawa ninyo? Parang doktor din po kayo. Bigla na lang lumiit yung sugat. Saka, paano nyo po napalabas yung itim na tinta? Naku anak, mahabang panahon ang kailangan para maipaliwanag ko yun sa'yo. Hindi sasapat na kwentuhan lang eh. Saka, hindi mo pa rin inaaral kung paano magagamit yung medalyon mo. Yun muna ang unahin mo. Eh tay, ano naman yung bato na inilabas mo? Saka, bakit biglang merong sumapi? Tapos, ano yung kulay itim na tela? Sinadya kong pasapiin sa kanya para makita natin kung anong klaseng elemento ang haharapin. Nung nakita ko kasi yung kagat, alam ko nang merong matinding galit yung gumawa nun. Pero gusto ko din munang makasigurado kung ano talagang elemento. Eh sino ba namang mag-aakala na dalawa pala yung gustong umatake kay Jimboy? Dapat kasi anak, alam mo muna yung haharapin mo bago ka gumawa ng galaw. Bakit tay? Para saan? Pwede mo naman pong kalabanin na lang yun kaagad, di ba? Mapapalis mo naman yun kaagad. O parusahan mo na lang. Kasi mali naman yung ginawa nila eh. Nang peperwisyo sila ng ibang tao. Ganto kasi yan. Una, mahirap ko malaban ng isang bagay kung hindi mo alam kung ano ang kakalabanin mo. Pangalawa, hindi natin alam yung dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Maaaring masama nga ang ginawa nila. Tama ka naman sa sinabi mo na yon. Pero, ang mangyayari lang kapag ganon, kung pahihirapan mo o sasaktan mo kaagad yung kalaban, mag-iintay lang yon ng kaunting panahon para gumaling at atakihin uli yung pasyente. Hindi matatapos. Paulit-ulit na cycle. Hindi tulad ng kapag nakausap mo at nalaman mo yung dahilan nila, mababalanse mo yung sitwasyon. Ang objektibo mo kasi anak, matapos ang laban, hindi ang makipagtagisan ng lakas. At makukuha lang ang objektibo na yon kapag merong maayos na pag-uusap. Eh, tay, paano naman po yung bato na ginamit mo? Saka nga po yung tela? Kwento mo na, tay, sige na. Etong bata na to, oh. Gabi na. Matulog ka na. Sige ka. Hindi ka nayayaman. Bukas na tayo magkwentuhan. Saka, mag-ipon ka ng lakas. Paniguradong babalik tayo sa mansyon bukas ng gabi. Points na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Habang nagsusulat at nagnanarate ng storya, ang pinakatumatak sa isipan ko ay yung kasabihan na knowledge is potential power. Magkaiba kasi yung konsepto na meron kang alam habang meron kang alam at alam mo kung paano yon gagawin. Kaya ako naman nasabing potential power ang knowledge kasi minsan, maaaring marami tayong nalalaman pero wala naman tayong action sa mga alam natin. Or pwede ding sabihin,
Marami tayong nalalaman, pero hindi mo naman ginagawa yung alam mo. Magkaiba kasi ang knowledge sa wisdom. Kapag pinasukan na natin ang konsepto ng wisdom, ito'y tumutugon sa kaalaman at karanasan ng isang tao. Batay naman sa ating kwento, kitang-kita kasi sa tatay niya yon. Kung paano siya gumalaw, alam niya kung saan gagamitin at kung kailan gagamitin ang taglay niyang lakas. Pinakanakita ko yon sa part na sinabi niya kay Mang Tunyo na hindi ganun kadali ipaliwanag sa kanya yung nagawa niya. Alam kasi ng tatay ni Mang Tunyo na matinding experience ang kailangan upang ganap mong maintindihan ang isang bagay. Yun lamang mga kaninuno. Naway meron kayong natutunan sa kwento natin. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.